Hello, Dow. Goodbye. Amen. Amen po ba? Okay po yung message natin yun? Alam niyo, pag ikaw is nag-doubt, kahit na mananampalataya ka na, may problema ka, kapatid. Dapat ang doubt, goodbye na tayo dyan. Wala tayong doubt sa buhay na ito. Because we are having a God that is alive. Amen. We are having a relationship with God. At nagkakaroon lang ng doubt yung mga taong ang hawak reliyon. Pero pag may relasyon ka na sa Diyos, and you already felt that alam mo God in your life, dapat wala ng doubt. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi na tayo dapat nagda-doubt. Hindi ka na dapat nagda-doubt. Pagdating sa Diyos. Pagdating sa Diyos. Amen? Can we all close our eyes, Father in Heaven? This morning, we want to thank you for this message that you have given us. Father, I pray that your Holy Spirit will be our speaker today. Tago niyo lang po ako sa inyong likuran, Panginoon, at kayo pong marinig ng mga tao. Yung presensya niyo, Panginoon, ang kanilang maramdaman sa umagang ito, Lord God. And that this morning, you will turn the doubt into a deeper faith that it will include our deeper relationship with you. Father, I pray that today, all their doubts will be canceled. In Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Yan. So, bakit nga po meron tayong mga doubt? Okay? Ang tanong, how many of you are struggling with doubt? Sometimes. How many of you are struggling with doubt? Come on, tasang mga yun. Amen. Oh, thank you sa mga matatapat, na mga tiga-LRC yan sa matatapat, no? But so how many of you, second question, how many of you have never experienced doubt in their life? Since they accepted the Lord Jesus Christ, nung tinanggap mong Panginoon, how many of you have never experienced doubt in their life? I'm glad hindi kinigtas ng kamay. Kasi po gusto ko sabihin sa inyo, mga sinungaling kayo. Kahit minsan, hindi kayo nag-doubt talaga? Ha? Are you sure? Doubt. Alam niyo mga kapatid, yung pong pagdududa, sasabihin ko sa inyo, it's not, ibig sabihin na nagduda ka, is meron ng mali sa iyong perception sa Panginoon. Po, listen to this. Kung ikaw is nagdududa, hindi ibig sabihin nagkakamali ka na sa iyong paniniwala. It's just a sign that you are thinking. Amen? Nag-iisip ka lang, kaya ka may doubt. Are you with me? Alam niyo, for example, I'll give you a good example. Like my daughter, si Christina po. Ito ang boss mo naman. Alam niyo po ba na lumaki yan, is nasa church na? Lumaki yan, nasa Panginoon. Simula ng pinanganak yan, nasa Panginoon na yan. In fact, siya ang ginamay, kaya kami nasa Panginoon ngayon. Ngayon, sometimes magtatanong yan, Lord, Dad, talaga bang si Jesus ang only way, the truth, and the life? Talaga bang siya? Ang Bible ba talaga totoo? It doesn't mean na meron kami maling itinuro sa kanya. Tama? It doesn't mean like that. Meaning, she was just thinking. Are you with me? Yes. So, kaya siya nagda-doubt kasi nag-iisip siya. Hello? Yes. Hindi ibig sabihin na wala na siyang pananampalataya sa Diyos. Nag-iisip siya kung ito bang ginagawa niya is tama o hindi. Kung ito bang pinaniniwalaan niya is tama o hindi. Meaning, you are just thinking. But how about your relationship with God? Paano kapag nagkaroon ka na ng doubt sa relationship mo sa Panginoon? You know, questionable. Alam niyo, sometimes manonood tayo ng mga ads sa TV at makikita natin merong advertisement sa TV, sa commercial, and you will see na yung gutang tayo pala, kapag hinalo mo sa coffee sa umaga, mas mabilis kang puputi. Alam niyo ba yan? Alam niyo yan? So kapag nakakita ka ng ads na gano'n, sasabihin mo, kaya pala mali yung ginagawa ko eh. Tama? Tapos sometimes makikita mo yung palang detergent soap na ginagamit mo, kaya pala yung matanggal yung mancha, meron pala mas magandang soap na kailangan mong gamitin. Tama po ba? Are you with me? So sometimes, nagda-doubt tayo sa ginagamit natin kasi nakakakita tayo ng iba. Listen to me, listen to me. Dahil nakakita ka ng iba, may nag-o-offer sa'yo ng iba. But how about your relationship with God? How about your relationship with God? Kailangan ba may doubt tayo sa relationship natin with God? Kaya kailangan meron ka ng Bible eh. Kaya kailangan nagbabasa ka. You should read your Bible so that yung doubt eliminated na. Pero,
Kapag dumadaan tayo sa maraming problema sa buhay, kapag dumadaan tayo sa napakaraming trials, how about that time? Tayo ba'y nawawalan ba ng nagkakaroon ba tayo ng doubt sa Panginoon? Ask yourself, tanongin yung sarili niyo, kapag ba sunod-sunod ang problema ko sa buhay, kapag ba ang tagal ko na nagpe-pray ng trabaho pero parang hindi nakikinig ang Diyos, yung bang doubt mo mapasok sa pananampalataya mo? Nagkakaroon ba ng doubt yung tingin mo kay God? Nagkakaroon mo ba ng pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo? That is my question today. Amen? So I want you to listen carefully because hello, doubt, goodbye. Paglabas mo rito, sipain mo na sa buhay mo yung doubt. Dahil may relationship ka na kay Lord. We know that God loves you. We know that God died on the cross for you. So, kung ibinigay niya yung anak niya, mamatay sa'yo, trabaho lang, hindi niya kaya ibigay? Kaya niya! Kaya lang may doubt ka. Hello? Sabi dito, faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. So, kung matagal ka na rito, dapat yung faith mo, established na. Ngayon, kaya hindi pa siguro established because dito ko lang siguro nagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat nagbabasa ka rin on your own. Tama po ba? Dapat meron pa nga dito eh. Kaya nga meron tayong Bible declaration. We declare the word of God before we start. At yung Bible declaration na yun, dapat yun, sila sa puso mo. Hindi yun simula lang. O, tas ating Bible natin, yes. Ganun lang. Hindi po. Yun is Bible declaration. You declare to your life na yung lahat na nakasulat sa Bible is yours. Amen. Yun ka. Amen ba? Kaya nga tuwing umaga, nag-check ako ng Facebook, titignan ko sino yung mga posting na feeling lonely. Yung feeling sad. Alam mo yun, ang sarap tawagin at routine. Alam mo yun, ang tagal mo nang nasa Panginoon, feeling sad ka pa. Bakit? May established relationship ka na kay Lord, feeling lonely ka pa. Bakit? Susunod niya, patatawag ko yung self-group leader. Kayong dalawa, harap sa akin at sasabihin ko, bakit dito posting ng anak mo? Ano yung tinuturo mo dito? Amen? Dapat mo walang ganun posting. Dapat lahat encouragement lang. Amen? Are you with me? So yung relationship natin kay Lord, dahil may relationship na kay Lord, you establish your relationship with Jesus, dapat mo wala ng doubt. Are you listening to me? Dapat po wala ng doubt. Dapat po hindi tayo nagda-doubt. Doubt is keeping you away from faith. Tandaan ninyo, pag may doubt ka, mawawala yung faith mo. At paniniwalaan mo yun kasi i-injection ng enemy sa iyo. Isusundot niya sa utak mo yun na sasabihin niya, kaya ganyan ka kasi ganito, ganito, ganon. Wala na, maniniwala ka na kasi naunahan ka ng doubt. Tama? Kaya po tayo nasa church to establish your faith. Dapat yung doubt, goodbye na tayo dyan. Wala tayong doubt dyan, amen? At ito pong kwento ko, iba to doon sa pelikulang pinanood nyo. Sino ba nanonood doon? Nakipagpilhan ka pa roon, nakipag-agawa ka pa ng ticket. Di ba? Alam nyo po, hindi ko sinasabing masamang manood yan. In fact, gusto ko kang panoorin yan eh. Baka sabihin mo, Christian na ako, hindi manonood dyan. Si pastor nga nanood eh. Alam nyo, hindi po masamang manood yan. Di ba? Hindi po masama. Wala akong problema roon. Ngayon, yung napapanood ko lang, huwag ka masyado affected kasi pelikula lang yan. Yung iba kasi pag nanonood, affected na affected, galit na galit. Si Fernando po, napatay na kapagpatayan. Tama? Dapat hindi tayo affected sa pinanonood natin kasi yan yung pelikula lang. Wala akong masamang manood, di ba? Pero po, huwag ka manonood ng Friday ng umaga. O kaya yung may cell group, no po? Huwag yun. Dapat manood ka yung araw na walang gawain, kapatid. And I will tell you something, everybody has doubt. Lahat tayo nagda-doubt. One day magda-doubt ka. Dahil sa kalagay mo sa buhay, magda-doubt ka. Natural lang ang mangyari sa tao, yan. But, I would like to tell you what is doubt. What is the meaning of doubt? Doubt is to hesitate, to believe, or to question. Yung merong something na parang pumipigil sa'yo, maniwala ka, may hesitation ka. So the reason why you're questioning is because you have a doubt. Are you with me? Are you listening? Now, I want you to say this. Here's what it doesn't mean. Ano ba yung doubt na hindi naman yung ibig sabihin?
It's not unbelief, rather, it's struggling to believe. Ito po yung doubt. Yung nag-i-struggle kang maniwala to something. Yung hirap na hirap kang paniwalaan yung bagay. Amen po ba? Dapat may faith tayo in everything natin ginagawa. So, my question is, sino sa inyo nakasakay na ng aeroplano? Nasa kamay. Come on, come on. I want to see your hand. Yung hindi nagtaas, ano ginawa? Lumungoy? So, lahat tayo nakasakay ng aeroplano for sure. Everyone of us. Bakit sa piloto at sa aeroplano wala kang doubt? Did you remember? Did you imagine that? Bakit na sumampa ka ng aeroplano at sumakay ka roon sa piloto sa aeroplano, hindi ka nag-doubt? E pagkaya taas-taas yung lipad mo? Alam mo ba, gano'ng taas yun? Alam mo how many feet you are there in the air? Hindi ka man lang nagduda sa aeroplano, hindi ka man lang nagduda sa piloto, pero sa Diyos nagdududa ka? Come on! Amen? Dapat mo din tayo magdududa sa Diyos. Kung yung piloto ka, pinagkatiwalaan mo. Diyos, hindi mo pinagkatiwalaan. Dapat wala po tayong doubt pagdating sa ating pananampalataya. And as example sa Bible, may nakita ako dito and it shocks me to see na talaga pong may doubt sila. Jesus has risen from the grave and is about to go to heaven. Doon pong nabuhay siya muli. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus has directed them. And when they saw Him, nung bumalik si Lord, nakita sila doon sa mountain, may nagduda po. At sabi po rito, pakibasa ka na. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus has told them to go. When they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. Nakita niyo yun? Yung doubt na tinatawag. Yung mga kasama mo, nag-worship na lahat, mga disciples si Lord yan, pero may nag-doubt pa. Tama? Huwag po natin gagayahin yan. Kasi po, hindi po kaduda-duda ang Panginoon. Namatay po siya sa cross for you and me. Ibinigay niya yung buhay niya for you and me. So kung dumadaan ka man sa problema sa buhay mo, huwag mong tambayan, daanan mo lang. Kasi ang problema ng iba, tinatambayan eh. Kaya hindi makamove on eh. Iniwanan ng boyfriend, hindi makamove on. Kaya nga sabi natin, mas mahalin natin si Lord kaysa sa boyfriend at girlfriend mo. Kasi kung mas mahal mo siya kaysa sa boyfriend mo, eh kahit iwan ka niyan, kaliwali. Ay, my God, who loves me so much. Tama? Amen po ba? You with me? So, hindi mo dapat pinagdududahan ng Panginoon kasi namatay siya for you in the first place. So, bakit you need to doubt? Bakit ka kailangan magduda? Bakit hanggang ngayon wala pa yung trabaho mo? Bakit kailangan magduda na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng Diyos yung panalangin mo, gumaling ang nanay tatay mo? Although tumadaan ka sa ganung pagkakataon, always remember that God is God. And He's sitting on the throne. Hindi siya nawawala sa trono. Andun pa rin siya. Siya pa rin ang Diyos. At kung meron kang established relationship with God, yun ang sinasabi natin. Hindi relihiyon. Relasyon. Because when Jesus died on the cross, He wants you to receive back the relationship. Not the relationship. Because in the first place, again and again, wala naman pong binigay na relihiyon ng Diyos sa tao. Amen. Are you listening? So kaya nga po, nung nakita natin na walang reliyon, iniwanan natin na reliyon. Tayo po yung nakipag-relasyon. Amen? So itong isang to, struggle siya. Nagpo-worship ng iba hanggang may struggle pa rin siya. Don't let anyone in this church is nagpo-worship, ikaw struggle ka pa rin. Ano yung ibig sabihin? Yung lahat nakataas na yung kamay, nag-iiyak ka na, ikaw nakaganong pa rin. Hello? Kung bago pa, okay lang, understandable. Pero kung matagal ka na, please, wag. When everyone's worship, mag-worship ka. Because God created us to worship Him. Tama mo ba? And parang po sa mga bago na hindi pa narinig to sa akin, hindi pa narinig na to, tayo inihahanda ni Lord. Kasi po, pag namatay ka, gusto mo makarating sa heaven, tama? Lahat tayo, tama? Hindi mo na kailangan tanongin yan. Pagpunta mo sa heaven, wala kang gagawin daw kundi mag-worship 24/7. At ang sabi po ng Bible, ang worship sa langit, maingay pa dyan. So kung hindi ka sanay mag-worship na may malakas na tugtugan, hindi ka pwede sa langit, kapatid. Kasi ang sabi sa langit, ang worship doon is like a thunder
parang kulog at kidlat, ganun palakas ang worship sa heaven. So kung hindi ka sanay sa ganitong tugtugan, which is dito po is mga, nasa Bible po yung mga instrumento niyan, it's all biblical. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, sabihin mo, ingi naman doon, mga tugtugan pang ganun, biblical po yan, nasa Bible, no? So, kung hindi ka sanay sa maingay ng worship, hindi ka pwede sa langit, kapatid. Dahil mo maingay ang tugtugan doon. Millions of angels are worshiping the Lord Jesus Christ sitting on the throne. Tama? So, dito pala magsasanay na tayo. So, kung nag-worship na yung iba, huwag ka mag-doubt. Dapat wala tayong doubt. Okay? So, paano natin malalaman, paano natin i-eliminate yung doubt sa buhay natin? Paano? Keep your focus. Sabi mo sa katabi mo, keep your focus. Isa pa, yung malakas lakas, may conviction. Keep your focus. Yan. Focus lang tayo. Pupunta ka rito, hindi tumingin sa kanan, sa kaliwa. Focus tayo kay Lord. Hindi mo titignan yung katabi mo. Ano ba yung katabi ko? Amoy, ano? Amoy sibuyas. Siguro hindi deligo yun. Hindi na ako magbalik sa church na yan kasi amoy sibuyas yung mga tao. Hindi yung focus mo rito. Focus mo rito. Kilalanin si Lord. Hindi yung katabi mo. Lahat tayo dito, focus kay God. Amen? Kaya ka lang dito because we're focused to Jesus. So know Jesus more in your life. So keep your focus. Eliminate doubt. Goodbye doubt. Hello Jesus. Amen? Are you with me? So when we say keep focus, we will see yung story niyan. Everybody knows this story. Sa inyo siguro, memorize na yan. Pero para sa mga hindi pa nakakalam ng istorya, let's read it. Verse 22, it says, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Say after me, immediately. Immediately. Isa pa, immediately. So we will see here that God of Jesus is in a hurry. Tama? Because it says immediately, meaning, sabi ni Lord, oh, sige na, sumakay na kayo sa bangka, lakad na, mauna na kayo. Are you getting the point? Nagmamadali ang Lord na paalisin na sila. Siguro may cell group, baka late na. Hello? Are you with me? Alam niyo mga kapatid, bakit hurry ang Panginoon? Bakit sila nagmamadali? Minsan, ganun din tayo, di ba? Yung cell group mo, nasaan ka na? Late ka na. Eh, pastor, traffic eh. O di umalis ka na maaga, traffic pala eh. Nagsisimula na kami, wala ka pa. Yung immediately na yan, marami po tayong pwedeng paggamitin dyan. But here in this story, we can see that Jesus made the disciples get in the boat and go ahead of him immediately. Make it na natin. Okay, next verse. Time for the next verse. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Ano pong makikita natin sa story nito? Isa-isay natin. Ang Panginoon po, kahit na sobrang busy, even though Jesus has been busy, he has time to pray. Meron siyang time na magdasal. And to disperse the crowd here, yung after he had dismissed them, ito po yung, kasi po, before this story, that was the feeding of 5,000. He fed 5,000 people with the disciples. And just after feeding the 5,000, they went here in the boat and said, Jesus said, go into the boat and go ahead of me. So he dispersed the crowd. So marami pong tao nung during that time, at pinauna niya na sila na umalis na. But pag alis sila, makikita mo si Jesus nagpunta sa isang lugar na private na sila lang dalawa ng Diyos Ama at nagpray siya. So my point here is, we need to give chance for us to pray. Baka hindi ka nagpe-pray. Baka hindi ka pumarunong mag-pray, kapatid. Dapat you have a private time with God. Dapat meron ka niyan. Because prayer is your communication with God. And that establishes your relationship with Him when you pray. That establishes ating relationship natin. Lalo tayo lumalago sa ating relasyon sa Diyos. At kung ang Panginoon, sa sobrang busy na nakapagdasal, ikaw pa kaya hindi? Tama ba? Kung ang Panginoon, role model natin, marunong siya magdasal, meron siyang private time, meron siyang time, nagbibigay siya ng time to pray with God, dapat ganun din tayo.
Dapat meron kang special time dedicated for you to talk to Him. Because that is a relationship. And please, when you pray to God, it's not a memorized prayer. Hindi ka nag-memorize ng prayer. Amen? Manamin sa mga salahat ka, sabay ng alat mo, may dumaang maganda, nakalimutan mo na yung kasunod. Tama? Ang prayer po, galing dito. Nung ako nandun sa church pa ng pinanggalingan ko, lagi lang ako nakatayo doon sa meron eh. Alam mo yun sa usawan? Nakatayo lang ako, nakaganyan pa kayo pa ako eh. Nakaganyan pa, nakaganyan. Kasi lahat doon pumupunta. So, tinitingnan mo lang doon yung mga magagandang dumadating. Yan. Tapos tingin naman ang tingin sa relo kasi ang tagal. Tama? Ang tagal ng visa, nagmamadali ka. Lalo na pag simbang gabi. Tama? Yung sabi mo, ngayong taon na to, bubuhin ko to. Simbang gabi. Pero tatlong linggo pa lang, hindi ko bumabalik. Dahil ang hirap umisay. O ang hirap umamon, o ang hirap pumunta ng ganung karaming araw. Ano po? Mga kapatid, what I'm trying to say here is, your relationship with God will give you a chance to talk to Him every time. Dapat meron kang time dyan. Dapat hindi mo na pinupwersa sa sarili mo dyan. Dapat meron kang time to pray. Dapat meron kang time for Him. That's relationship. Amen? Dapat meron kang time na pag-usap sa Diyos. Kaya po nabibuild yung ating relationship, yung faith, at hindi tayo nagda-doubt. Tama po ba? So bukod doon, lumalakas tayo na equipped tayo to meet our challenges and troubles in life. Hindi tayo nagda-doubt kapag lagi tayo intact sa pag-usap sa Diyos. Amen? Nagpapalakas po yan. At alam niyo po ba, ba lumalaki simbahan, tumatagal ang prayer ko sa Panginoon. Kasi ang dami niyong pinagpe-pray ko. Maniwala po kayo, si Pastor, matindi mag-pray yan, memorize yung mga pangalan niyo. Ako hindi. Sa utak lang, yung mukha niyo lang. Tama? Dumadami yung prayer namin because lumalaki po yung simbahan. Pati Pilipinas, pati yung Sharjah, yung Alay, pinagpe-pray ko po lahat yan. Pati mga cell group nyo, mga cell group leader, lalo na may mga pinagdadaanan. Alam niyo po, yung prayer to someone is number one. Pinakahuli na yung sarili mo. Kasi alam naman ni Lord, pangailangan ko. Awa, alam niya naman. Kaya ipag-pray mo muna, katabi mo, yung leader mo, yung mga tao ng church, mga leader ng church, pag-pray nyo muna before yourself. Kasi kailangan po natin magpanalanginan. Tama? Pagdasal po natin ang bawat isa. Yung katabi mo ngayon, pag-uyo mo ngayon, pag-pray mo yan. Kasi sino yung lagi mong katabi, self-group mo, self-group leader mo, pag-pray mo lahat. Let's give chance for everyone to be lifted up sa prayer natin. Amen? Are you with me? Pag-pray po natin yung mga nangangailangan. Tama po ba? Lalo na yung mga alam natin tumadaan sa mga issues sa buhay. Okay, the next verse. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind once again sealed. Ito. Ito na. So when the Lord is praying, yung boat na sinasakyan ng mga disciples is a struggle. Pag sinabing struggle, hindi makausad because yung hangin is sa lubong at yung alon is tumatama sa kanilang boat. Sino rito yung mga naranasan ng magbisikleta na against the wind? Di ba ang hirap? Yung nagbibisikleta ka pagkatapos salubog sa hangin. Ang hirap, no? Di ba? Ang bigat. Ano pa kaya yung bangka na nasa tubig na ang power mo lang is magbuwan tapos kasalubog mo yung hangin at tinampas ka pa ng alon. So mas lalong struggle yan. Mas lalong kung mahirap yan. And do you think Jesus doesn't know na may ganong istorya? Do you think Jesus did not know na meron ganun silang haharapin? Alam niyo po mga kapatid, sa dami ng pinagdadaanan mo sa buhay, ano mga struggle yan? Alam ni Lord yan. Gusto ko sabihin sa iyo yan, ngayong umaga nito. Alam ni Lord ang lahat ng pinagdadaanan mo. Alam niyo po ba siguro mga lima o anim na beses pa lang ako nakasakay sa bangka kung wala nang pinanganak ako. Takot ako sa tubig. Mag-aeroplano na lang ako kasi sa tubig. Bakit? Kasi hindi ako marunong lumangoy. Sino dito hindi marunong lumangoy? Taas ang kamay. Thank you, Lord. Yan. Hindi lang ako nag-iisa. Kasi po, yung maliliit pa kami hanggang lumaki ako, hindi ko naranasan lumangoy sa tubig. Kaya po hindi ako marunong lumangoy. Okay? So now, kapag hindi ka marunong lumangoy, takot ka sa tubig. Tama? Are you with me? Now,
Itong mga to ay sanay sa tubig. Kasi mga fisherman yan, nabuhay niya sa tubig. Lumaki sila sa tubig. Pero kung fisherman na hindi marunong lumumoy, palagay ko wala. Dahil kung maliit ka pa, fisherman ka na, yun, nandun ko lang sa gilid. Siyempre marunong lumumoy yan, kasi ang buhay niya na sa tubig na lahat. And I want you to imagine that this group of people are all fishermen. Lahat yung fisherman, lahat yung sanay sa tubig. Walang takot sa din sa tubig yan. At alam ni Jesus, nahahanap sila, haharap sila sa ganyang pagsubok. Tama? Alam ng Panginoon yan. So how about yung buhay natin is struggle tayong makamove on? Yung hindi ka makamove on, kagaya ng bangka nila, hindi makamove on. Kasi, sa lubog sa hangin at sa lubog sa hampas ng alon. Mga kapatid, sa buhay po natin, dumarating yan. Hindi tayo makamove forward because sa lakas ng bagyo na tumatama sa buhay natin. Are you with me? Sa lakas ng bagyo na tumatama sa situation mo, yung anak mo ang tagal-tagal na may sakit hanggang ngayon, yung nanay mo, na-aksidente, yung tatay mo, nawalan ka ng trabaho nito. Delay-delay ang sweldo mo. Tapos nangangailangan yung family mo. Kanina po nung nag-test pa niyo kay Brian, buti na ako maiyak, buti nalang napigil ko. Maiyak na ako. Kasi nakakaiyak ko talaga yung mga ganang story, yung nararamdaman mo na struggle yung kasama mo sa church sa buhay niya because of the trials, because of the storms na tumatama sa buhay natin. Kaya po napaka-importante na magpanalanginan tayo. Amen. Tama? Lahat po ng problema natin, trials, whatever is that, itaas natin lahat kay Lord. By prayer. Dumadaan ang kapatid, ipag-pray natin yan. Lahat tayo, sama-sama tayo. Importante po yun, kasi po yung bagyo, diyan po nagkakaroon ng doubt ng tao. Pag yung bagyo dumating na, nagkakaroon ng doubt yung mga tao. Ibang-ibang bagyo yan, ibang-ibang mukha. Amen? Yung natanggal ka sa trabaho, ngayon wala ka pa trabaho, ako, unos yan. Yung lumipas sa isang taon, napakalaking bagyo niya, kapatid. Kaya kung may alam tayo, mga kapatid, na dumadaan sa ganung bagyo, ipag-pray na natin, sama mo sa prayer mo. Big decision yung pangalan nila sa prayer mo. Prayer can move mountain, can move mountain, can move storm. Tama? Lalo na pag marami tayo, mga kapatid. So, yung mga kapatid natin na nagda-doubt, dahil ang tagal nang dumadaan sa problema hanggang ngayon, hindi pa nalalagpasan yung problema niyan. Right now, I'd like to tell you, don't doubt. Because God knows your trials. God knows kung ano yung pinagdadaanan mo. God knows. Jesus knows na dadaan sila dyan. Alam mo ng Panginoon na dadaan sila dyan sa trials na yan. Then, next verse, basahin natin lahat. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost. They said and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Okay, so gusto kong tignan nyo mabuti ito ha, may silang to, very short lang to. Sabi rito, shortly before dawn, Jesus went up to them, walking on the lake, or walking on the water. When you say before dawn, according to the scriptures, it's all about around 3 a.m. in the morning until 6 a.m. in the morning. Pag sayang mo dawn na ganyan, yung oras na yan. Imagine mo, pag nasa gitna ka ng dagat, you cannot see anywhere, anything, right? Darkness. Are you with me? Diba, pag nasa gitna ka ng tubig o lake, nasa kalagayan nila yan, darkness yan. Wala kang makikita. Pagkatapos may nakita ka naglalakad sa tubig, struggle ka na, hindi ka makamove on, tapos meron ka pang nakitang tingin mo multo. So ano kaya itsura ng mga disciples na yung mga oras na yon? Kasi po ang sabi rito, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified.
Repeat after me, terrified. What is the meaning of terrified? Takot na takot ka na doon sa nangyayari sa buhay mo, natakot ka pa dahil may nakita ka naglalakad sa tubig. And Jesus was always wearing white. Sa gitna ng dagat, sa gitna ng tubig, naglalakad. At nasa tubig, nakalutak sa tubig. So, katunayan niya, natakot talaga sila. Sabi niya, it's a ghost. No, Camila. May multo raw. Alam niyo ba mga kapatid, sometimes, dumadaan tayo sa mga problema sa buhay at kapag nagdududa ka sa Panginoon, akala mo, yung lahat na nangyayari sa'yo, lagi nasisisi demonyo. Tama? Tama ba? Kaya lagi ko sinasabi, demonyo, gusto na mag-backslide eh. Gusto na mag-born again Christian kasi lagi na rin siya nasisisi ba? Sa nangyayari sa buhay, tama? Minsan tayo rin may kasalanan eh. Tama mo ba? So sabi ko rito, sa summary niya, isa-isay natin mamaya, the wind always blows around us, the mighty storm comes sooner or later, we have no choice or control over when the storm comes, so how we will keep away doubt in times of storm and keep our hopes. Ang problema ko, ang trials ko, dumadating yan, wala kang control dyan. Kaya nga sabi, ang buhay parang weather-weather lang. O sabi, ang buhay is parang gulong. Misa na si babo ka, misa na si lalim ka. Ito po lang yung sinasabi. May Diyos ka man o wala, may relationship ka man o wala, dadama sa trials. Hindi ibig sabihin na, si pastor, pastor na yan, di dumadala sa trials siya. Who told you? Sino nagsabi sa inyo noon? Eh kayo lang eh, laki problema na eh. Oh, natatawa kayo, totoo po yan. Akala niyo po, madali mong pastor? May tatlo ka nga anak, kadugo mo na, nag-aaway-aaway pa. How about all of you? May hindi ko alam kung sa kay galing sino pupunan. Tama? Pero, ang good news, lahat kayo mababait na. Wala nang pasaway dito. Inalis na ni Lord. Amen? Wala nang mga pasaway, nag-alisa na sila. Kasi ayaw na lang magpasaway eh. Kaya nga sabi ko, mas maganda magbago ng church kasi magbago ng buhay. Tama ba? So kung willing ka magbago ng buhay, mabait kang tao kasi nandito ka. Kaya kung ayaw mo magpabago ng buhay, alis ka talaga. Tama? Ayaw mo magbago ng buhay, alis ka. Mas madali kayo magbago ng church kasi magbago ng buhay. Tama? Are you with me? Tama sinasabi dito ng summary na ginawa ko for the meantime is, wala tayong choice. Darating yung problema sa'yo. Darating yung issue sa buhay. Dadating yan. Hindi natin maiwasan yan. Iba sa inyo, katatapos lang. Kasosolve lang. Iba sa inyo, naghihintay. May parating. Are you with me? Hindi mo alam yan. Habang nabubuhay ka, darating yan. Sino sa inyo ayaw na makaranas ng problema? Tapos ang may. Ipag-pray na kita, sasabihin ko, kunin ka na ni Lord. Bakit ko yung pangalan, walang tas ang may. Kasi kapatid, habang buhay ka, darating yan. Hindi mo maiwasan yan. Pero kung ayaw mo nang dumanas, eh di pag-pray na natin kay Lord. Lord, gusto niya po huwag nang dumanas ng problema, Lord. Kunin niyo na. Tama ba? Kasi kapatid, habang nabubuhay ka, dapat ready ka dyan. Kaya po importante na tayo na kayo keep focus. Kaya po minsan sinasabi ko sa church ito, pag may problema tumarating, dapat vitamins siya. Lord, thank you for the vitamins. Ganon! Kasi the more na tumadamas ka ng problema at nalalagpasan mo, lalo kang tatatag dyan. Huwag kang bibitaw, huwag kang magdadoubt. Tama ka yung ibig? Narinigin po ba ako? Dapat wala tayong doubt kasi nasa Panginoon na tayo. Okay? So there is no doubt. Okay? And so the pastor, yung story, alam na natin to. Okay? So tap your neighbor again and sabihin mo, keep your focus. Gusto ko po maranasan ninyo at marinig ninyo lahat na ang focus po is very critical in many aspects of our lives. Very critical po yung focus. What happened if you're playing baseball or softball at sinabi ng coach, keep focus on the ball at hindi ka nakafocus. Ano ba yung bola ng baseball? Pag tumama sa iyo yun, ang sakit nun. Solid yun. Yung bola ng baseball at saka softball. And don't regard yung advice ng coach kasi sinasabi niya focus ka. How about kapag naghihiwa ka ng
sibuyas, kamatis, gulay, at hindi ka nakafocus. Mahihiwa yung kamay mo. Tama? Amen po ba? How about kung nagdadrive ka at hindi ka nakafocus? Aksidente ka. Sino sa inyo naranasan na nagpapako ng nagmamatigyo ng pako ang napukpok yung daliri niya? Ayan, praise God na. Pares tayo, naranasan ko yan. So bakit? Kasi hindi ka nakafocus. Tama? So yung focus po is napaka-importante sa buhay natin. Lalong-lalo na sa buhay kristyano mo. Na mga anak, I want you to remember that when you are dealing with dangerous tasks, dapat po nakafocus tayo. At yung problema po, I could say, na ina-allow ni Lord yung mga trials na tumatik sa buhay mo because He wants you to be focused on Him. The more na marami kang trials, diyan ka nakaka-focus eh. Di ba? Kahit na, kahit yung hindi ko pakilala sa Lord eh. Kahit na yung hawak ko pa, relasyon sa buhay ko, hindi relasyon eh. Kapag may problema ako, focus ako eh. Tama ba? Kapag dumadaan ako ng problema, nagsisimba ako. Simula sa pinto, nakaluhod na ako niya, ang altar, nakaganong pa ako niyan eh. Kasi may problema. Tama ba? Tapos paglabas ko, meron akong coins, kumuha ako ng kandila. Para, walang gumagawa nun eh, no? Yung kandila, isisindihan mo, lalagay mo roon. Tama? Naalala niyo ba yun? Ganun ang ginagawa natin. We are so focused because you are under trials. Focus na focus ka. Kaya po inaalaw ni Lord minsan yung mga ganyang pangyayari sa buhay natin because He wants you to be focused. Meron yung tinuturo ang Diyos po sa atin. And in our story, Jesus had a powerful lesson to teach His disciples that night on the Sea of Galilee. Your faith, like every other component of your life, needs focus. Tandaan yan. Kung ikaw nagpa-plano na umuwi after 3 years, focus ka na ngayon. Bakit ka magpo-focus? Kasi kailangan mag-ipon ka na kasi ayaw mag-uwi nang wala kang bitbit. Amen? Are you with me? So focus. Kung gusto mo magpatayin ng bahay, focus ka. Kung gusto mo mag-asawa na on that day, focus ka. Focus ka lang sa Kanya. Hindi pwede may iba pa kasi mag-asawa ka na. All aspects of our lives. Your faith, like every component of your life, needs focus. Tama? Lalo na mga kapatid, yung pagpunta mo rito, kailangan nakafocus ka. Kailangan pag nandito ka, nag-take note ka, may dala kang Bible, hina-highlight mo yung pinag-usapan natin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mag-focus tayo. Focus na. Huwag kang magduda. Sabi mo. Huwag kang magduda. Amen? Amen. Kasi po, without focus, your doubt will arise. At kapag yung doubt mo nag-arise na, there will be no faith, mawawala yung faith mo. Because faith's most basic definition is trust. Pag sinabi mong faith, it's trust. Trusting in Him. So, paano ka magda-doubt kung meron ka matinding faith? Tama? Amen. Are you with me? But because you don't have focus, madali ka talaga magkaroon ng tinatawag na doubt. It doesn't actually trust in anyone or anything. Jesus asks you to stay focused. Ang sabi ni Lord, mag-focus ka. Alam niyo po ba, ulitin-ulit, nung Panginoon sinabi niya, immediately go to that boat. Alam ni Lord, may dadaanan silang ganun. And that was the reason why He was there praying for them. Hindi kaya testing ni Lord yun sa kanila? Amen. Kasi mga disciples ko yan eh. Tinetrain ko yan eh. Sige na, mauna na kayo. Susunod ako dyan. Mauna na kayo. Una na. Go, 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 go. Immediately go. And after they left, He went out to pray. Praying for them. And because nakita niya na struggle na sila lahat, kaya sumunod siya. Ang problema, wala nang baka. Naglakad siya sa tubig. Narinig ko po itong preaching niya to. Alam niyo po ba pag nagpunta ka sa Jerusalem, sa Sea of Galilee, alam niyo po ba pag turista ka roon, sasakay ka mismo ng bangka, doon mismo, sa Sea of Galilee. Ang mahal pala yung bayad doon, $100 per head, para lang makapaglayag ka roon. Yung pala yung rason, kaya si Jesus, naglakad na lang. Kasi joke yun. Kaya pala naglakad na lang siya sa sobrang mahal, kapatid. Amen? Na, gusto ko sabihin sa inyo, bakit sumunod si Jesus doon at nagpakita sa kanila?
Amen? Bakit? Bakit po sila sumunod? See this. Ang sabi niya kanina, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by him to pray. Tignan niyo mabuti, nung pinaalis niya yung kanyang mga disciples, si Lord nanalangin na. Tama, so sino pinag-pray niya? Sila! Because it was all a testing to them. Tinetest niya sila kung sila ba'y magda-doubt in terms of trials and bagyo and storms na darating sa buhay niya. Kapatid, I would like to tell you something. Kung dumadaan ka sa so much problema sa buhay mo ngayon, testing lang yan. Amen. Testing lang yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, masanay ka na may pag-trials sa buhay mo, vitamins yan, Lord. Thank you sa vitamins. Salamat, Panginoon. Grabe, Lord, ha? Katatapos ko lang ng vitamins nung dalawang linggo na karami, meron na naman bago. Salamat, Panginoon. Tama? Sabi niya, Lord, do not worry. So kung may dumarating yung problema, do not worry. Take it as a vitamins for you to be strong. Lalo sa faith mo. Amen? At dito sa time na to, kita niyo, pagkalis na pagkalis na, nanalangin na agad ang Panginoon. Tama? Ang katotohan na yan, the disciples were more than likely hesitant to leave. Ayaw nilang iwan ang Panginoon. Alam niyo, ayaw iwan ng mga disciples si Lord. Hesitant sila na sumunod. Pero because the Lord says, susunod sila. Now, I'd like to tell you something. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, you are under the plan of God. Naandong ka sa plano ng Diyos kasi sumusunod ka. Sila sumunod. So, ano man yung pagdaanan nila, nasa plano sila ng Diyos. Are you with me? Kasi sumusunod ka. Kung sumusunod ka sa Panginoon, nasa plano ko ng Diyos. So don't worry kung naman ang daanan ng bagyo. Unless hindi ka sumusunod, mag-worry ka. Pero kung sumusunod ka sa Kanya, do not worry. Because you are under the plan of God. Hindi Kanya pababayaan. Alam niya yung pinagdadaanan mo. He is working behind the scene. Eh, Pastor, bakit ang Tagalog? Tagalog nung pinagpe-pray. O eh. His will, and not your will. Amen. Pag tayo nag-pray, hindi now na. Lord, nagtagal ko nung walang trabaho, kailangan ko na. Now na, Lord, now! Hindi, siya ang susunod. Kaya ang prayer request eh. Amen. As long na sumusunod ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, huwag ka mag-ilala, kapatid. God knows kung ano yung pinagdadaan mo. Tama? Yes. Jesus led them into the storm. He was not surprised by it. He knew it was coming, yet sent the disciples anyhow. Alam niya na may parating na gano'n, pinadala niya pa rin yung kanyang mga disciple. Alam niya na may darating na gano'n. Tama mo ba? Kayo ba naniniwala na alam ng Diyos ang future natin? Yes po, alam ng Diyos ang future natin. Alam niya na darating ka sa point of your life na dadaan ka sa bagyong yan. Amen? Kagaya yung father ko nung namatay, kagaya yung story ni Brother Brian, nung namatay mother niya. Nung namatay yung tatay ko, alam ko na darating yung time na yon. Tama? Dahil lang tayo mamatay one day. So you should be ready for that. Kasi sinabi talaga ng Bible na one day, appointed na yan, mamatay tayo lahat. So ang pinaka-importante gagawin ko pagdating ng time na yon, make sure na yung pamilya mo tumanggap na sa Panginoon. Amen? Amen? At sino magpapatanggap, Pastor? Ikaw. Kasi ikaw ang may alam na ng totoo. Amen? Sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. So, excuse me po. So, paano magkakaroon ng setting free yung mahal mo sa buhay? Paano? So, ito magsasabi, ito magkukwento. Ramay down ka na. Ngayon pala, nagda-down ka na, kapatid ha. Amen po ba? Tandaan niyo po, whatever kind of storms na meron ka sa buhay mo, always think of it na ito yung God's will. Will lagi ng Panginoon yan. There is a reason ba't tumadaan ka dyan. There is a reason bakit wala kang trabaho ngayon. There is a reason bakit dumaranas ka ng ganyan. Nangyayari sa buhay mo. And if you will ask me, I will tell you, I don't know why. Only God knows.
And if you are walking in God's plan in your life, hindi dapat matakot, kapatid. Si Lord nga na binigay yung buhay niya, grabe, nagpapako sa cross for you. Trabaho lang na iniingi mo, hindi na kaya bigay. He has a reason for that. Kung ikaw naman is patuloy na nagsisilbe, don't worry. All things work together for good. May kasi din yun. To those who love God. To those who only love God and all for His purpose. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Tama? Dahil mahal mo ang Diyos. Okay? So, gaano makalakas yan? God is fully aware of it. Huwag ka magduda. Kasi, storms are not designed to destroy us. Storms are designed to perfect us. Don't stop attending church in the midst of your storm. Don't stop giving in the midst of your storm. Don't shut people out in the midst of your storm. It has come to make you better, not bitter. Tama? Minsan yung mga tao sa paligid mo, sinashut out mo. Don't shut people out in the midst of your storm. Sabi mo sa leader mo, hindi mo na ako atin kasi dami ko pinagdadaanan sa buhay right now. Ayaw na kita makita. Ayaw na makita yung cell group ko. Eh, di bahala ka. Ayaw mo. Ikaw yan eh. Tama ba? Sometimes ang nasisisi natin lagi church. Ang tagal ko na yan, ba't walang blessing na tumarating sa buhay ko? Eh, pabalik ko siya yung tanong. Bakit nga ba? You only knows that. Bakit? Tama ba? Amen? So huwag ka magtatanong ng ganon. Laban ka lang. Sabi mo sa katabi mo, laban lang tayo. Laban lang tayo. Yes? Yung pong bagyong tumarating sa buhay mo is not designed to destroy you. Dapat alam mo yan. Yung storms are not designed to perfect us. Kaya sabi ko kanina, vitamins yan. Don't stop attending church in the midst of your storm. Nasaan na si kapatid? Ba't di umaten? Ang dami rin problema, pastor eh. Nasaan siya? Ando sa bed space niya, maghapon ang bumukbuk doon. O, ay nakatulong ba yung magbumukbuk mo? Kaya kung hindi ka mag-church, masosolve yung problema mo, hindi mo ka na mag-church. Pero kung sa tingin mo, hindi masosolve yung problema mo, eh mag-church ka. Don't stop attending a church in the midst of your storm. Dapat mas marami kang storm, nasa church ka dapat. Amen. Amen? Are you with me? Tinatapat ng gumising sa umaga. Ano, yung Thursday, Merkulis, Tuesday, Merkulis, saka Thursday, maghapon nagising, hindi natutulog. Isip ng isip sa problema niya. Isip ng isip. Kaya yung Friday, hindi siya makabangon. So yung pag-worry, mga katulog, mag-worry ka, anak. Advice ko sa'yo, mag-worry ka. Kumakatulog. Pero kung hindi, mag-worry. Tama ba? Are you with me? So don't shock people in the midst of your storm. Yan ang magpe-praise sa'yo, mga tao sa paligid mo. And that trials will make you better, not bitter. Okay? Gusto kong tandaan yan. Yung doubt, eliminate natin yan. Tanggalin natin yung doubt. Eto, sabi ko rito. I want you to imagine. Yung nag-struggle sila sa wind. Saka sa rain. Tandaan nyo mabuti, ha? Nagsimula yung mga 9 p.m. sa tansya ko kasi binilang ko eh. Yung doubt kasi is like 3 to 6 a.m. sabi ko kanina. So nung umalis sila, nagpakain sila ng 5,000 people, di ba? Pagkatapos ang pagkatapos nung, pinasakay sila sa bangka. So let's say, around 9 p.m. ng gabi yun, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 hours ang sabi eh. So nung lumakad siya sa tubig, grabe, 3 a.m. ng umaga, talagang multo ang tingin mo nun. Talagang multo yung makikita mo nun. Naglalakad ka alas 3 ng umaga ng madaling araw, tapos nasa gitna ka ng lake o dagat. Whatever is that. So may kita mo lahat, dilim. Tapos struggle na yung makabubuan, ang dami yung pinagdadaanan. Tapos paglingon mo si Jesus, naglalakad. May kilala mo kayo si Jesus? Siyempre, ghost. Are you with me? But right now, I would like to tell you, ano mang struggle meron ko sa bahay, sa buhay, ano mang pinagdadaanan mo, pag may dumating sa'yo, huwag mo iturig na ghost. Tama? Tulong yan. Diyos yan na lumalapit sa'yo. Alam niyo po ba, meron pong, naalala ko na ngayon, meron pong verse ako nabasa, hindi ko lang maalala. Yung sabi niya, kapag may lalapit sa'yo at magiging ng tulong, bigyan mo. Listen, nabasa ko yun, hindi ko lang maalala, ngayon ko lang naalala. At sabi niya, pag may lumapit sa'yo at humingin ng tulong, bigyan mo, huwag mong tanggihan. Baka hindi mo alam anghel yun na pinadala ng Diyos sa'yo. Tinatry ka lang.
Nabasa ko yun. Huwag na matandaan. Sino nakakalala ng verse na yun? Nabasa ko yun. Ang sabi rin, pag may lumapit ng tulong sa'yo, halimbawa, naglalakit ka dyan, may lumapit sa'yo, nangingin ng pera, huwag mo pagdamutan, bigyan mo kahit magkano. Baka angel yun, pinadala sa'yo, tinatry ka ni Lord. Kasi kasusweldo mo lang, meron kang extra payment kasi nag-bonus kayo, may nilapit sa'yo, nangingilan ng pangkain, hindi mo kilala, laki ng katawan. Sabi mo, go ahead, get away. Hindi mo alam, anghel pala yun na pinadala nyo sa'yo. So mga kapatid, kahit na dumaranas ka ng problema, may lalapit sa'yo, kahit pa paano, bigyan mo. Are you with me? Kasi hindi mo alam, baka yun yung trials lang sa'yo. Alam niyo po ba, naalala ko yung bayo ko, yung kapatid ni Grace? Nagkwento ko na po sa inyo to. Yung nga sila po is magsisimba. Nagkwento ko na to. Yung galing sila sa Lagilaya, pagbalik nila ang Davao, sabi ni Pastor Rafael, kung magsimba kayo, nandiyan pala kayo. Eh wala pong trabaho yung kapatid niya right now. So, ayaw po nila magsimba kasi wala silang pupasahe. Yung pera nila is, sabi nila, pag pupunta tayo sa church, itatikes pa natin yan. So wala na matitira sa atin. Eh nag-message si Pastor Rafael, tara, simba na tayo. Hindi tayo kayong tigilin, Pastor Rafael. Nagsimba sila. Pagdating po roon, nung giving na, yung pera nila na pangkain nila, pamasahin nila pabalik, at sabi ni Jimmy, yung kapatid niya, manghihirap na lang tayo kay Pastor Rafael, pero ibigay na lang natin to. Kasi may conviction ako eh. So ang ginawa niya, ibinigay. Last money, wala na pong natira. Eh nung uwian na, wala po talaga silang pamasahe. Eh si Pastor Rupe, ang daming kausap, umuwi na lang sila. Sabi nila, bahala na. Bahala na, uwi na tayo, wala tayong pangkain. Pamasahe na lang to. Eh pamasahe din pala, wala na pangkain. Pamasahe na lang. Alam mo, umuulan nun, ang lakas ng hangin. Pag sa kanya lang yung jeep, siksikan, karga niya anak niya, nauna si Jimmy, naiwan niya asawa niya. Bago sumampay asawa niya, binibili pa na 1,000 bumagsak sa asawa niya. It's true. Hindi po ako nabibiro. It's true. Testimony po nila sa church yan. Binibili pa na 1,000 sa dami ng tao sa harap ni Angel bumagsak. Angel po yung pangalan ng asawa niya. So yung 1,000 na yun, siyempre, inawakan niya. Sa dami ng tao sasakay sa jeep, ba't sa kanya bumagsak? Ngayon, sabi ni Pastor Grace, sabi, kawawa na ba yung nawalan? Paano nawalan yung lumilipad? Kung nakita mo roon, baka may nawalan. Saan magaling? Lumilipad daw. At nung nagturo ako doon, yun yung testimony nila. Nagulat ako roon, sabi ko, wow, grabe talaga ang Panginoon po. Nakita yung testimony nga? Totoo po yan, hindi po yung point ng barbero. Totoo po, tinestified talaga nila. So, pag uwi nila, bumili siya lechon pa to, meron pa ano, ano na, ito na, meron pagkain yan. Pero, nung time na magbubunan na sila at maglalagay, nagdadog sila na, wala tayong pagkain, pamasahin na lang may iwan. Sige, lagyan na natin. Ang tindi ng conviction, lagyan natin. 1,000 umatay, tumubo pa sila. Tama? Yung po yung kapangyarihan ng Diyos, kaya huwag ka magtududa sa Diyos. God can do miracles in your life, kapatid. God can do miracles in your life. Don't ever doubt God. Ako, kung ano yung gusto mo ibigay sa Kanya, ibabalik niya sa iyan. Now, lahat tayo nakaranas ng ganyan. Lahat tayo dumanas ng ganyan. Ang gusto ko sabihin sa'yo, in a situation that you would have sure if you come through it alive, perhaps elsewhere, perhaps a terrible accident, perhaps a loved one facing a long sentence from the judge, you were not sure if you were going to make it at all. Ang gusto ko sabihin sa'yo, huwag kang magduda. Kahit ano situation meron ka, kahit may sakit, binigyan ka na ng taneng. Tama? Sinabi ng doktor, hindi ka na mabubuhay, may cancer ka. Tandaan mo, cancer is just a name. Jesus' name is much bigger than cancer. Tama? At kung talagang tingin mo mamamatay ka na, tanggapin mo minuminuto ang Panginoon, laki kang punta mo. Bawa mo na ka lang, magkikita kita tayo doon. Tama? At least, wala ka ng problema, tapos na. Amen ba? Tandaan nyo natin yung mamatay one day, dapat hindi ka takot mamatay. Dapat hindi ka takot, dapat ready ka dyan. Kaya lang natatakot ang tao mamatay kasi hindi siya ready. Hindi niya alam kung saan punta niya. Tama? Dapat hindi ka matatakot. Naranasan niyo na ba nangyari sa pamilya niya?
Yung mga ganyan. Dapat hindi tayo natatakot. Ipagpasa Diyos natin lahat kasi kung ang Diyos ang nakakalam. Huwag tayo magduda. Tignan niyo dito sa Mark 4. Kanina-kanina Matthew po. Sa Four Gospels kasi, halos pare-parens lang yung istorya nila. Meron lang konti pagkakaiba. Dito po sa account ni Mark, tignan niyo po yung sabi. Sabi po sa account ni Mark, and when they climbed, hindi kaya tinailagay. Ito po yung sabi sa account ni Mark, hindi po nailagay. Sabi rito, he saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the wind and waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking in the water. He intended to go past them. So ano po ibig sabihin dito? Ito po sa account ni Mark, yung kwento ni Mark, kasi Matthew tayo. When Jesus was praying, nakita niya yung pinagdadaanan ng mga disciples. When Jesus was isolated, nakikita niya pa rin yung pinagdadaanan nila. God is looking over your situation. Tandaan niyo palagi, after praying for his disciples, Jesus came down from the mountain and he could see the difficulty they faced. As I was a book of Mark, he saw that they were in serious trouble, rowing hard and struggling against the wind and waves. Nakikita ng Panginoon yung pinagdadaanan nila, kaya siya pumaba at sumunod sa kanila. So if the situation was a buhay mo, don't worry because God can see your situation. Ano man ang pinagdadaanan mo, nakikita ng Diyos yan. The eyes of the Lord are upon you when you encounter life's storms. Na yung mata niya nasa iyo, akala mo lang walang ginagawa, pero he's working behind the scene. Gano'n mo kabigat yung pinagdadaanan mo sa buhay. Amen? Ano man yan, hindi ko alam mo na yan, pero God knows kung ano pinagdadaanan mo. And I'm very sure of that. It may seem that no one notices your problems, ay kita ni Lord yan. Kitang-kita po ni Lord. Sabi sa Bible, during the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. Fourth watch means, sabi ko kayo na, 3 a.m. to 6 a.m. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said. Bahali ko magduda, pero kung kilala mo si Jesus, hindi ko magduda. Tama? Hindi mo sasabihin ghost. Alam mo na si Jesus siya, dahil kilala mo siya. Are you with me? Kapag may nangyari maganda sa buhay mo, kapatid, tatandaan mo, lagi natin sinasabi galing si Diyos. Tama? Ibi ba? But, I posted one day sa Facebook at sabi ko, kapag yung prayer mo nangyari, you are in God's direction. Pero pag yung prayer mo hindi nangyari, you are in God's protection. Kaya hindi nangyayari kasi pinoprotectan ka ng Diyos. Dahil yung gusto mo, hindi niya gusto for you. Tama? Narinig niyo ba siya sabi ko? We can understand their fear. Yung mga taong to, yung mga disciple na yan, maintindihan natin. They've been roaming, getting nowhere. Madilim yung paligid, malakas yung bagyo, malakas yung hangin. Hirap sila, struggler sila. Tapos meron ko may kita, naglalakad sa tubig, matatakot ka talaga. Sometimes ganyan nangyayari sa atin. Kahit na sinasabi natin na may Diyos na takot ka pa rin harapin. May trouble no. Tama? Huwag po tayo matakot ka pa din. Jesus calls out over the storm. Sabi niya, don't be afraid, come, sabi ni Peter. Are you with me? Naglakad mo si Peter dito. Doon sa disaster, doon sa tubig, kung saan umaalan ng malakas. Ang problema lang, kung sinabi ni Lord kay Peter na lumakad ka, kasi sabi ni Lord, nakita siya sa ghost, sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga, si Lord Jesus Christ, bababa ako rito sa bangka at lalakad ako dyan. At ang sabi ni Lord, come. Simple lang, come. At first, he was so focused na nung tumapok siya sa tubig, nakalakad siya. Why? Because he was so focused on the Lord Jesus Christ. But when he heard the sound of the storm at nakita niya yung hangin na malakas, yung focus siya kay Lord na wala, doon siya tumingin. Kaya siya, tinitin lumubog. Amen? Nakita niyo po yun? Kahit na lumalakad ka sa storm, kahit na gano'ng malakas yung storm na yan, lumalakad ka dyan, kasi nakafocus ka kay God.
Kahit na gano'ng malaking problema mo, kung nakafocus ka kay God, malalagpasan mo yan. Pero kung hindi ka nakafocus, I will tell you something, lulubog ka. Tama? Are you with me? Lulubog ka. Ang pinaka-excited sa lahat ng story nito, yung ginawa ni Peter, yung naglakad siya. Pero siya tiwala sa Diyos, ginawa niya yon. At kung titignan niyo sa YouTube, may YouTube yan eh. Yung lagay niyo doon, Jesus walking on water. Doon bumababa na siya, lahat ng mga disciples nakatingin. Yung pagtapak niya sa tubig, lahat ng mga disciples nakatingin sa kanya. Wondering how Peter did it. Sa tingin niyo, paano nagawa ni Peter na maglakad sa tubig for a while? Because he was so focused, while the others not. Tama? And sometimes, mas iisipin mo na, mas maganda yung faith mo, nasa bangkaka na lang. Are you with me? Are you with me? Sa bangka na lang ako, hindi ako bababa kasi may faith ako dahil maalim dyan, baka mamatay ako, dito na lang. Mas sama-sama tayo, mas maganda. Ganun ang thinking mo dapat. Tama? Ganun yung natural na thinking natin. Hindi tayo bababa dyan, sama-sama tayo kasi malakas ang hangin, malakas ang alon, dito tayo sa bangka. Sama-sama tayo dito together. Hawak-hawak tayo, mag-pray tayo. Dapat ganun, di ba? Pero Peter, step out of the comfort zone. Naku niya ibig sabihin, pero siyang ginawa, ang problema lang, nawala. Nawala siya sa focus, kapatid. So, mas matindi yung faith ng Peter ganito sa kanila. Dapat ganun tayo sa buhay, kapatid. Laban tayo. Yung faith mo, huwag mo bibitawan. Tama? Amen ba? Are you with me? Dapat pwede natin binibitawan yung faith natin, lalo na kung merong malakas na wave. Dapat walang doubt, kagaya ni Peter, hindi siya nag-doubt for a while. Pero dumating din yung doubt. Naamag-focus siya. Are you with me? Sabi nito, and when they climbed into the boat, the wind died down. Ano yung sabihin nito? Ano yung sabihin niya? Nung si Peter is lumubog, lumakad sa tubig, yung tubig doon maalon, may hangin pa, at yung storm nandoon pa. Habang naglalakad siya, nandoon ng storm, nasa gitna siya ng storm, naglalakad. Pero naapag-focus siya, lumubog siya, at sabi na, Lord, save me! Isang hawak lang ni God, ni Jesus, sinatak siya. At paghatak sa kanya, and when they climb into the boat, the wind died down. Pagsampa pa lang nila sa boat, saka nawala yung alon. Ibig sabihin, yung si Peter bumaba, ang lakas ng alon pa din. Hindi tahimik at tubig nun. Malakas ang alon. Noong palang umakot sila, saka palang tumigay. Are you with me? So yung faith mo, kahit gaano pa kalakas, kapatid, ang alon. Kahit gaano malakas ang bagyo, focus ka lang kay God. Amen. Dahil siya ang sagot sa lahat ng pangailangan mo. Can I call the music team, please? Siya ang sagot. At huwag niyo kalilimutan, mga kapatid, na ang Panginoon namatay sa cross kasi mahal na mahal kanya. Amen. Hindi kanya pababayaan. Like what he did to Peter because he loved Peter. Excuse me. Excuse me po. Excuse me po, excuse me. And when they climbed into the boat, kasi mahal niya si Peter, mahal niya yung labing dalawang disciple, ayaw niya na itong mga toys lumubog. Sa tingin mo ba, kapatid, mahal ka ng Panginoon? Mahal ka ni Lord, tama? So habang dumadaan ka sa trials, habang dumadaan ka sa problema sa buhay, don't ever lose that thinking that God loves you. Hindi ka pabayaan ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sobrang laki ng plano niya sa buhay mo. Amen? Tama? Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Tama? Niniwala pa tayo ron? Mahal ka ng Diyos. And I want you to experience yung pagmamahal na yon. At gusto ko na mahalin mo rin ang Diyos pabalik. Kasi mahal ka ng Diyos, kapatid. Dapat siya yung unang huli sa pag-ibig natin. Dapat siya yung inuuna natin sa buhay natin. How many of you are experiencing struggle in life? Amen. How many of you? I want to see your hand. Come on. Be honest. How many of you are struggling in life? Salamat sa mga hindi nagtaas because you are okay.
Pero kung nagtas ka ng kamay, the Lord wants to bless you today. Kasi po lahat tayo madali struggle sa buhay. At sabi rito sa last verse, then those who were in the boat worshiped Him saying, truly, You are the Son of God. Mga kapatid, we don't need to doubt yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag po tayo magduda. Ang gagawin mo lang, very simple thing lang. Worshiper, at ibalik mo yung pagmamahal na meron ka sa Diyos. Huwag niyo pong alisin yung pagmamahal sa Diyos. Kasi pag nakita ng Diyos kung gano'n mo siya kamahal, doon lalong nagiging committed ang Diyos sa'yo. Kasi when I say I love God, ibibigay mo lahat ko para sa Kanya. Amen? Because God deserves to be loved. Amen ba? Amen po ba mga kapatid? Huwag niyo po kalilimutan na ang doubt is hindi dapat nagsisimula ng paghihiwalay mo ng pananampalataya sa Diyos. And here is the interesting and final point in closing. Jesus knew Peter had the faith to walk on water. Alam niya yun. To tread over his problems. Kagaya niya ng mga disciples, we had the ability, ikaw at ako, to walk on water. Diniwala ka naman? We have the ability to walk on water. Ang problema na, we are lack of faith sometimes. But you have the right to walk on water. That even though he had been with Jesus and seen the miracle, somehow, even Peter got distracted and lost his focus. So gusto ko sa inyo, sa gabinig sa umagang ito, nalalabas ka sa lugar na ito na focus tayo. Yung pagmamahal mo sa Diyos, umalisin. Dahil ang Diyos, mahal na mahal ka, kapatid. Ikaw lang ang bumibitaw. Yung doubt, huwag natin pairalin sa buhay natin. Kasi po, importante, na the more na dumadaan ka ng problema, the more dapat na binamahal mo ang Diyos sa buhay. Amen? Can you all stand, please? Can you all stand? Ibalik natin yung una at huling pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Are you with me? Can we close our eyes, please? Please. Lord, we want to thank you. Salamat po, Panginoon, for this morning. We want to thank you, Lord, that in some way you strengthen us today. That you want us to be focused on you alone, and that we will not be distracted of any trials or challenges in life. Because today, Lord God, you teach us not to doubt. Even the winds are so strong, even there is storms in our lives, we should always think that you love us unconditionally. So today, Lord, babalik namin sa iyo yung pagmamahal. Yung pagmamahal mo, Panginoon, dahil una mo kami pinahal. Una mo kami pinahal. Come.
Langit ng yaw.